What's up mga aoy, ngayon ay May 21, 2024. Ngayon ay magkakabit tayo ng baklad. Yan, ito na yon. Tapos na yung kanilang tinahi noong mga nakaraan. Kaya ngayon ay ilalagay na natin. Ayan. Yan, yung ating bangka na gagamitin. Ayan, yung mga lambat, ang iba ay nandoon sa bangka. Yon, at yan lang, sa laot na yan tayo maglalagay mga aoy. At after 2 or 3 days, marahil ay papandaw na tayo. Ayan. Medyo excited tayo kasi yung dating pwesto na yun mga aoy ay dati ko ng pwesto noong ako ay meron pang baklad. Actually kahapon pa lang ay nagsimula na kami nag-layout ng lalagyan ng baklad. At ngayon nga ay ibababa yung isang lambat. Doon sa nilayoutan ay ilalagay yung lambat. Dati ko na kasi yung pwesto yun mga aoy. Talagang maganda yung pwesto. Kumbaga dati ay hinuhulihan ko na siya ng magagandang isda at napakaraming isda. After pandemic ay muli nating lalagyan. Yung baklad ko kasi noon mga aoy ay wala pang pandemic, may baklad na ako. Medyo nahirapan ako noon, alam nyo kung anong dahilan. Medyo maraming isda kaya hindi ko alam kung saan ko dadalhin dati yung isda. Year 2017, mga ganon. Kasi yung tao dito sa El Nido ay konti pa lang. Kapag humuli yung baklad ay napakarami. At medyo nahihirapan ako kung saan ko dadalhin yung isda noon. Kaya nanghihinayang ako noon sa isda. Sayang kasi madalas nagbabaon kami ng isda. Binabaon namin sa lupa kasi kaysa sa bumaho. Kasi sa kabila ng marami kaming binibigyan, pinamimigay namin ng isda noong time na yun mga aoy. Medyo ano, talagang hindi kaya. Hinaharangan ko nga dati yung mga jeep para lang ipamigay yung isda na bumibiyahe ng Bibiladan dati. Pinamimigay namin yung isda, lalo na yung tunggaw kasi napakaraming tunggaw dati sa pwesto ko na yon. At yun din ngayon ang ating pupwestohan. Ngayon medyo malakas ang loob natin kasi marami ng taong El Nido. Yeah. Marami ng taong El Nido at marami ng consumer. Kumbaga, malaki ang pagkakaiba nung El Nido noon 2017 at El Nido ngayon. Napakaraming tao, napakaraming trabahador, marami ng consumer kaya medyo malakas na yung ating loob. Samahan nyo kami mga aoy. Sa panahon natin ngayon, dapat lagi tayong masaya. Dapat laging nakangiti kahit na may problema. Kaya nandito kami para ipasyal kayo sa mga nagagandahang tanawin at likas na yaman nito. Subukan din nating tikman ang mga pagkaing nakatatakam sa iba't ibang lugar na meron ang Palawan. Gawin din natin ang mga gawain ng isang Palawenyo para lalo itong makilala sa likas na yaman nito. Kasama ng aking tropa, ako si Aoy TV. Ayan o. Yan si Kuya Barok, si Tio Alan, yan. Yung ating mga kasama. Aroy, talaga hindi kayo pwedeng sumama. Balik dun, balik. Malan yung aso. Si Bugtong, Bugtong. Moon. Alastik yan si Moon. Gustong sumama ni Moon. Maaga panligo. At yun. Yan na yung ating mga lambat. Yan na yung kabuuan ng isang set ng ating baklad. Ayan. Yung mga galon na yun, yung mga buya sa ating baklad. Okay. Let's go! At yun mga aoy, dito na tayo sa pwesto kung saan tayo kahapon ay nag-layout. Yan mga aoy, ito yung ating iniwan kahapon na talian ng bangka. Ayan. Yan ang pondo. Ayan. Dito tayo maglalagay ng baklad.
karon ang ating baklag. Bahura halos ang paikot dito at taglagay tayo dito sa gitna sa kanal. O, asaling maso? Naiipit ang hose. Para nga lagi kuha ni Jerome, ikaw ang lineman, dapat hula mo ang hose, dapat hindi maipit. Antinlo pa man ang sombrero. Hindi ka lusot ang adlaw. Sa mga disclaimer po, yung ating compressor ay legal kapag ka ikaw ay mayroong baklad. Yan. Paggamit ng compressor ay legal kapag ka may baklad ka. Sa pagmalaliman. Tulasok na ginagamit naman yung sinasabitan ng lamba. Tutusok yan siya sa putik. Pinakapundo ng lamba para hindi dumunta. Yun, mga aoy, 5:34 PM na natapos natin yung ating isang maklag. Bukas ay ikakabit ulit yung panibagong isa pa. Halo tayo ng itim. Maski kung nung mangitit, basta malinang-linang. Yan ang motto namin ni Jerome. Di ba Jerome? Maski mangitit, basta malinang-linang. Ako mas agap-agap patinas. Nasabi kita nyo kasalina. Ano mong kon, maski ngitit, basta sararigan. Yan, bato batod. Bukas, bukas, mga aoy ay kakabit nilang isa, pero ako ay hindi makakasama. Dahil yun, meron tayong pagsamba sa umaga at sila ay paaga para matapos ko isang araw yung isang maklad. Kasi sa Biyernes ay pupunta tayo ng may tigid. Biyahe tayo ulit. Ang gagawin natin bukas ay kukuha ng permit sa ating pipitasing mangga na naman. May mangga na naman kasi na pipitasin sa araw ng Sabado. Siguro mga isang kalahating tonelada rin yan o hanggang 2 tonelada na dadalahin natin sa puerto. Kausap na namin yung buyer kanina lang doon sa kanila dadalahin. Medyo mababa ang presyo ng mangga. Pero okay lang, basta sigurado at biglaan ang pagpili. Ayun, ngaoy. Hanggang sa muli.